Tri-switch wiring diagram mga boss. Hello mga boss. So good day po sa inyong lahat. So ano ba ngayon? Good day o good evening na ba? Sige, good day at good evening na lang, no. Okay mga boss, welcome back po ulit sa aking channel. Oh, may pagbabago po tayong video na i-share, no. Ito po ay ano? Tie switch ng racing bumblebee, no. Ayun sa kanila, plug and play daw to sa ano, sa NMAX, no. Plug and play to, wala na daw ang gagawin. Salpaka na lang. Pero kung balak nyo isalpak to tulad ng mga RS, 125, 150, mga XRM, mga Rossi, ganyan. O yung mga motor na hindi plug and play na switch nito. So ito, panoorin nyo to dahil ano, na kuha ko na yung ano niya, diagram niya o coding ng mga wirings niya. Para ano, hindi na kayo mahirapan mag-install, no. Panoorin na lang tong video na to hanggang dulo dahil i-share ko sa inyo kung ano ang kanyang mga coding. Okay. So, sisimulan na natin mga boss, no. Ayan. So, buksan natin. Ayan, may dalawa to, mayroong left and right. Sana ba si left? Ayan. So, left. Si left may starter. May switch, on-off switch ng park light at saka headlight. Ayan o. So, gitna yung park, dulo yung headlight. Meron ding dalawang on-off switch. Ito yung isa at ito do yung isa. Okay. Oh, suppose yung ano naman, kabila naman. Yung left. Ito ba yung left? Ayan yung left. May horn. Signal light switch, left and right. Meron ding hazard. High and low switch. Siyempre, meron din yang passing. Okay. So, sisimulan na natin, no. I-share ko sa inyo kung paano to ang wiring niya, paano gagawin, no. Para madali lang mag-install. Okay, uunahin natin si horn. Ayan si horn, no. So madali lang to. Solid black at solid blue. Yan si horn. Solid black, solid blue. So, hindi ko siya tinanggal ng socket, no? Kasi may, ano kasi, may ibang wire na kaparehas ng kulay, oh, tulad dyan, no? So, same black sila, di ba? So, hindi ko na siya tinanggal. Para, ano, madaling din yung, ano, magets. Okay? So, headlight. So, matapos na tayo sa horn, solid black, solid blue. So, punta tayo sa ating headlight. Ayan, headlight. May kikita kayo dyan, mayroong na magkatabi lang yan, no? Yellow, green, at meron ding red stripe, blue stripe black. Ayan, no? Green, yellow, blue stripe black. Okay? So, si blue black, ito yung, ano, bali yung gitna, no? So, dito siya, ito yung, ano, input, o dito tayo kukuha ng source para ma-function natin yung kanyang high and low. So, si yellow, ito yung ating high. High to si yellow. At ito naman si green, ito yung ating low. Ayan o. So, naka-tape na yan para madali yung makita. Green is low, yellow is high, blue stripe black is yung source. Okay? So, tapos na tayo dyan. Sa ating high and low. So, ito naman tayo, passing. Ayan, passing. Si passing, wala na, automatic to. Once matap nyo to ito sa source, automatic po, may source na din po itong puti, no? Once natap to sa, ano, sa ilagay natin sa XRM125, sa ECC line. Yung ECC line ng XRM125 is black. Once natap to sa black, automatic po, kung ipipress nyo ito, ayan, may lumalabas na linya dito sa puti, no? So, ibig sabihin, si passing,
ay dito siya kumukuha ng source sa ating ano, ilaw na sa stripe black blue. Ayan. Diyan siya kumukuha ng source. So automatic po output toong puti, output ng yung puti sa ating passing. Okay. So yun lang. So proceed tayo sa next, ang atin namang ano, signal light, no? So tapos tayo na dito. Dito. So dalawa na lang, signal light na lang ang hazard. Siyempre, unahin natin diyan si signal light. Ayun. So kung makikita niyo diyan, meron diyang gray. Gray sa dito, ayan, oh, gray. Ayan, gita gray. Yung gitna is maroon. Hindi ko maroon, sabi nila maroon, pero para sa akin dark green, oh. So, tapos dito naman sa kabila, green, gray. Okay. So, brown, maroon or dark green, tapos gray. Ayan, oh, gray. So si ano, si maroon o dark green, ito yung konektado sa flasher, no? Source ng ating signal light o yung flasher, connected siya sa flasher. Okay? So si gray naman, kan ba si gray? Ayan, gray ito. Ito yung left. Left signal. Ayan na, left signal si gray. At ito naman si brown. Ayan si brown. Right signal yan si brown, mga boss. Excuse me. Right signal is yung brown. Okay? So, goods na tayo sa ating signal light. Okay. So, hazard naman. Hazard, mga boss. Automatic po. Wala nang wiring si hazard dito. Nakatap na po yan dito sa loob. Kumbaga, yung hazard natin is plug and play na po. Wala na po tayong gagawin dyan. Once natap nyo na ito sa left, right, at saka flasher, pag ipipress nyo ito, automatic po, mag-hazard na po. Hindi na po kailangan ng diode kasi binuksan ko po ito sa loob, mga boss. Meron na po yung diode. Plug and play na po si hazard, mga boss. Okay. Plug and play na to, mga boss. So, tapos na tayo sa ating, ano? Left, no? Left, okay. Left. So, dito naman tayo sa isa. Yan. Left, right. Dito tayo sa right. Okay, sa ano pang unahin natin sir, right? So, pinakamadali lang una dito is ano, starter. Ito si starter. Solid white, solid black. Starter po 'yan. Okay, teka lang mga boss, na so babalikan ko kayo dito sa ano, sa kabilang linya, mga boss. Ayan, dito. So balik tayo dito sa passing, mga boss, no? So tulad ng sinabi ko kanina, yung source ni ano, passing is nandito sa source ng ating ilaw, mga boss, no? Since dito yung source niya. For example, kung gusto niyong gawing ano, passing ng mini driving light o passing ng inyong blue water, pwedeng-pwede po, mga boss. So buksan niyo lang ito, mga boss, no? Buksan niyo ito, hanapin niyo yung wire na yellow sa loob nito. May yellow po ito, yung pinagkabitan ng from here yellow, pinagkabitan dito ng source sa blue black. Ikat nyo yun, mga boss. Ikat nyo. Kung sakaling gusto nyong gawa ng passing yung MDL nyo or blue water o ano bang mga auxiliary lights na nilagay nyo. So, ikat nyo at dugtungan nyo ng panibagong wire, no? Dugtungan nyo ng panibagong wire. So kinat nyo yung dito. Ayan, yung dito na wire sa loob, kinat. Tapos nagdugtong kayo ng panibago. Ayan, so ipasok niyo dito sa loob ng housing ng wire na ito. So dito siya ilalabas. So ganun lang, mga boss, kung sakaling gusto niyong gawin yun. Pero kung hindi na, wag na po. Okay. So balik tayo dito. So starter. Ayan na, starter. Okay, starter. White, black. Starter, madali lang. White, black lang. So proceed tayo sa ating ito. Tapos na tayo sa starter. Ito na naman. Si park light at saka si headlight tayo, mga boss. Teka lang ha. Park light at saka si headlight. Teka. Ayan.
So, park light at headlight. Ayan, park light, headlight. Meron dyang stripe, blue, black. Stripe, blue, black. Meron ding maroon. Ayan, yung gitna, maroon. Ayan. Stripe, blue, black, maroon. At saka brown, meron. So, stripe, blue, black, maroon, at saka brown pala yung gitna. Ayan. Oh, klaro ah. Okay. So, si stripe, blue, black. Ayan. Ito yung ano natin. Ito siya, oh. Ito yung, dito tayo kukuha ng ano. Well, ito yung source. So, idikit nyo lang tong dalawang yan. Ayan, oh. Ito ba, kanina sa kabilang switch, meron ding stripe, blue, black. Ayan, dito rin, stripe, blue, black. So, itap nyo yung dalawang yan. Bali, si high and low, dito kukuha ng ano, ng source, no? Ayan, ha, dyan siya kukuha. Pack. O, ayan, nakatap na yan, ha. Okay, itap nyo dyan. So, balik tayo kay maroon. Ayan si maroon, mga boss. Maroon. Ito. Ito si maroon. Ito. Ayan ha, si maroon. So, ipaglagay natin ha. So, teka lang. Teka. Bago yan. So, ito si maroon. Ito yung service source natin. So, ilagay natin yung source nyo sa XRM 125 is ano? Yung yellow. Yung naka-stator drive, di ba? Yellow. So, itap nyo siya si yellow, no? Pero kung naka-battery drive, kung gusto nyo i-battery drive, mga boss, itap nyo siya sa ignition switch ng kulay black, di ba? Oo. Kulay black. Ayan yung source. So, ito yung pinaka-main, no? Pinaka-main. Ayan yung pinaka-main, ha? So, itap nyo sa either sa stator or sa battery. Okay. So, ito namang, ano, brown. Ito yung park light. Ayan, ha? Ayan yung park light nyo. Ayan. Park light yan. So, i-on natin to, yung switch. Ayan na ba yun? Ayan, bounce na sa gitna na kayo. Ito, natap na to. Ilagay natin, natap na natin sa ACC line, di ba? So, i-on natin to, yung gitna. Pag on yan, automatic, may lalabas na linya dyan sa park light nyo. Okay. So, pag i-on naman din yung, ano natin, headlight, ito. Ito, i-on natin yung pinakadulo. Ayan. Ayan. So, may lalabas dito na linya. Ayan, sa wire na yan, sa blue-black, ayan. So, lalabas dyan, tapos nakakonnect kayo dito sa itong switch, nakakonnect na siya. So, meaning may high and low na yan. So, dyan siya kumukuha ng source. Okay, so may headlight ka na, may high and low ka na yan. Okay, so ito, paliwanag ko sa inyo ha. Ang linya po ng ano, ng park at saka headlight po ay iisa lang. Iisang source na po sila. Hindi po tulad ng mga wave at saka ano, o yung mga wave, iba po ang connection ng park light nila at iba din po ang connection ng kanilang headlight, no? Yung park light nila is naka-battery, yung headlight nila is naka-engine drive. Yan po yung pang-wave na motor, no? Tulad din po ng XRM, iba din po. Yung XRM, naka-ano yun lahat eh. Naka-park light yun lahat. Pero ito, hindi mo pwedeng i-park light lahat to. I mean, engine drive lahat to. Kasi po, may ano po ito. May park light po ito mismo sa loob niya. Ayan, yung sa mga switch na to. May mga ilaw yan. Huh? Once tag-on yung susi, automatic din po iilaw ito. Okay? So, i-explain ko yun sa inyo mamaya kung paano yan gagawin. Ha? Okay, so tanggalin na natin to ha. Okay. Oh, tanggalin natin. Ayan. So, saan na ba tayo? Tapos na tayo sa headlight, ha? Ito lang, oh. So, maroon. Ayan si maroon. Itong dalawang pula na to. Ayan, may pula. Dalawang pula dyan. Mamaya na yan. Babalikan natin dyan. I-explain ko sa inyo yan kung anong dalawang yan. Oh, ayan. Si maroon, si blue-black, at saka si brown. Oh, yan yung ating headlight, ha? Okay. So, dito naman tayo sa ano? Ito, sa isang on-off switch na to. Ayan. So, ito, dalawang solid blue. Madali lang to. Ayan o, dalawang solid blue yan. Ayan o. Input-output, magkabaliktaran. Pwede nyo ganitin. On-off. Ayan. At ito naman, dalawang solid yellow. Ayan. Input-output din yan, magkabaliktaran. Pwede.
Ayan, dito siya. Dito siya connected na on off. So, okay, maliwanag na. Maliwanag na maliwanag ba yan, ha? So, ito. So, balik tayo dyan sa dalawang yan. Yan, yung dalawang red. Di ba? Nakita nyo yung dalawang red. Nakakonect siya sa maroon. No? So, either pwede nyong i-connect to sa ano, sa stator drive or sa engine drive. Pero para sa akin, not advisable po. Kasi po, itong dalawang maroon na to, ay dalawang pula na to, ito po yung ano niya eh. Linya ng kanyang lights dito sa loob, no? So, kung i-ano natin siya, i-stator drive natin siya, para sa akin, madaling masira pag stator drive eh. So, ang gagawin ko dito, itong ano, source na to sa kanyang park light dito sa loob, ikakat mo yan. Ikat mo yan kung gusto mong i-battery drive, tapos yung isa naman na ano, na source ng ilaw at park light na ka-engine drive, kung gusto mong hiwalayin, ikat mo yan dala yan. Ikat mo dyan. Tapos itap mo ito sa ECC line yung dalawa, at ito naman ay nasa stator drive. Okay, maliwanag po yan, ha. Pero kung balak mong i-battery drive lahat, huwag ka nang mag-cut. Ayan, ganyan lang siya. Okay. So, dalawang red, ha. Ayan, oh, dalawang red. O, diba, kita naman dalawang red. So, yung dalawang red na yan is live po o source po yan ng ating park light dito sa loob ng switch. Okay. So, may isa pang natitira. Black. Black. Usually, black kasi is ano eh. Kung sa ipagpalagay natin sa mga Honda, ang black is ano, di ba? ECC line. Pero dito, hindi po. Ang itong dalawang black na ito, ground po yan. Bakit black ang ground? Kasi po, ang switch na ito po ay pang Yamaha. Ang ground po ng Yamaha po ay black. Kaya po black siya. Ayan. So, ground po yan, no? Ground. So, ito yung ground ng park light. Park light dito sa loob. Yung dalawang black at yung dalawang pula live o yung ano source para mapailaw siya yung ano na ilaw dito sa loob. Okay, so ano naman yung dalawang ito? Ayan, yung dalawang yan meron din to sa kabila eh. Ayan, so ganyan lang yan. Bali ano din po, source din to ng ilaw niya para mapailaw itong kabila. Once na tap na to, iilaw to, syempre itatap mo din to para iilaw tong kabila. Ayan. So, pailawin ko yan para makita nyo, ha. Okay. So, tapos na tayo, ha. So, ipapailaw ko lang. Okay. So, ito yung ground. Black. So, hugutin ko yung black. Ayan. Ayan, black, ha. Tapos, itap natin. Sige, para makita nyo. Teka. Sige, tap. Oh, ayan. So, umilaw yan, no? Diba? So, once naka-on ang susi, iilaw din yan, no? Iilaw siya. Pero kung palagay natin gusto nyong ano, lagyan ng on-off, pwede. Pwede nyong lagyan ng on-off. So, gagamitin natin tong on-off na to, ha? Yung dalawang kulay blue. Sana ba yung dalawang kulay blue? Ayan, no? Dalawang kulay blue. Tatanggalin ko lang. Eka lang, mga boss, ha? Para hindi naman plug head umaga, iilaw yan. Sobrang ano naman yan sa baterya. Lagyan natin ng on-off. Ayan, ha. Lagyan natin ng on-off yan. So, ito. Ito yung on-off, ha. Dalawang blue. Ito yung gawin natin on-off yan. Ito. Ayan. So, ito. Itap natin dyan. Sa ground. I mean, sa... Oh, ganyan. Pwede yan. Pwede. Ground. Sa ground tayo mag-ano. Pwede yan sa ground. Oh, ayan. So, off natin. Oh, di ba? Pero kung ayaw mo sa ground mag-cut, pwede. Kung ayaw mo sa ground mag-cut, ito, putulin mo itong dalawang to. Ayan, yung dalawang pula. Ayan, putulin mo dyan. Tapos, ito sa ECC line. Tapos, ito naman sa, ito namang isang blue. Ayan, yung blue, ECC line. At ito namang blue. Kumbaga, yung dalawang blue is yung on-off mo. Ayan, itap nyo yan dalawang yan. Pwede, ikat mo, itap nyo yung dalawa. Tapos connect mo yung isa sa ECC line, mag-on off yan. Pero hindi ko kinate, so hindi gagana yan. So ground yung ginamitan ko. Ayan. Diba, umilaw siya.
So maliwanag na maliwanag mga boss ha, yung pagkaka-explain natin sa try switch, no? So bukas po i-install ko po ito sa ano, sa XRM125. Panoorin niyo lang po kung paano siya gagawin para nakita niyo po coding to coding, no? Coding ng try switch at coding din po ng pang Honda. Okay. So sana mga boss ay nakatulong tong video na to mga boss. At don't forget po to subscribe my channel mga boss for more upcoming videos po. Okay mga boss, ride safe po tayo and God bless you po. God bless you all po.